smoother. Isang classic kakanin ang gagawin po natin ngayong araw na to. Gagamit po tayo ng 1 cup na malagkit na bigas. Hugasan ng 2 beses ang ating malagkit rice. Lulutuin po natin ito sa 1 cup ng tubig. Pagkaluto, itabi muna natin ito. Kakailanganin natin ang 1 malaking lata ng coconut milk na may 400 ml. Hahatiin natin sa 2 tig 200 ml ang laman nito. Ang unang kalahati ay gagamitin natin sa paggawa ng ating biko. Pakuluan ito at magdagdag ng 1/4 cup na asukal, at kalahating kutsarita ng ube essence. Ube flavor essence po ang gagamitin natin, hindi yung basta-basta na food coloring lang. Haluin lang natin ito at hayaan natin kumulo. Magtiktik ng konting asin at patuloy na pakuluin sa mahinang apoy. Pwede na natin ilagay yung niluto natin na malagkit rice. Tuloy-tuloy lang ang paghalo para maiwasan natin ang pagdikit ng ating malagkit sa ating kawali. Para mas lalong lumasa, nagdagdag ako ng kalahating tasa ng ube halaya. Maaari na nating patayin ang ating apoy kapag natuyo na ang ating coconut milk. Susunod ay gagawa tayo ng minatamis na inilalagay natin sa ibabaw ng biko. Papakuluan lang natin yung natirang 200 ml na coconut milk at lalagyan natin ng 1/3 cup ng brown sugar. Tuloy-tuloy lang ang paghalo para maiwasan itong masunog hanggang sa ito ay maging malagkit. Pwede na natin siyang ilipat sa ating non-stick pan. Pero mas mainam kung makakahanap kayo ng dahon ng saging para gamitin sa ilalim nito. So i-spread lang natin siya doon sa buong hulmahan. At pwede na nating ilagay ang ating coconut syrup. Pwede na natin siyang i-serve ng ganito. At optional din na i-bake natin siya para mas ma-absorb ng biko yung ating coconut syrup. Alalay na lang sa temperature ng oven at 180 degrees Celsius, mga 10 to 15 minutes. Palamigin at hatiin sa gusto ninyong serving size. Ready na po ang ating homemade ube biko.